Hello, good morning, students of CCS, specifically the grade 10 students, my students, St. Thomas, St. Albert, and St. Dominic. Good day sa inyong lahat. For today, tuturuan ko kayo yung proper uniform na ginagamit, yung mga kasuotan na sinusuot natin during and engaging a practicum. Ano-ano ba itong mga to? Kung wala kayong hairnet, you can use any clean cloth that can cover your head to avoid hair fall. Make sure na meron kayong face mask. Make sure you have your apron. Make sure you have your towel, alright, or damp towel. As much as possible, when you are engaging to a certain practicum, you have to make sure na malinis yung kamay natin. So, kaka-wash ka lang na kamay, class. You have to, don't forget to wash it with clean water and soap. Alright? You have to use soap. Alright, now, ano bing gagawin natin for today? Well, we are making cupcake. Alright? Tuturuan ko lang kayo, class, kung paano yung proper setup ng mga tools. And also, kung paano yung proper measuring. So, hanggang dun lang tayo. Okay? Alright, so as much as possible, class, avoid touching your face mask. Alright, yung akin kasi hindi lang siya nakahulma ng husto. Alright, now let's start. You have to make sure, class, before you start, everything is in its place. Ano ba tawag natin dun? It's mise en place. So when we say mise en place, everything, every tools and equipment should be on their proper places. Katulad ng nakikita nyo ngayon. Alright, kindly pa-zoom it in. Ayan. So, naka-ready na lahat ng mga gagamitin natin. Hindi ko pa sila measure kasi gusto kong ipakita sa inyo yung proper way on how to measure dry and liquid ingredients. Alright? So, first, we have here, of course, the recipe. Kailangan meron kayong recipe as your guide. The first one is we need to measure 2 cups of flour. APF flour, cake flour, anumang flour yan. Ito ang proper way ng pag-measure. Alright, so you have to get your mixing bowl. You have your sifter, okay? Later, gagamitin natin yan. So, we need to use the 1 cup. Itong gagamitin natin. So, mag-measure tayo. So, paano ba mag-measure ng flour? Ano ba yung proper way? Class, minsan may mga flour na nape-press. So, kailangan nyong i-loosen yon. Paano mag-loosen ng flour na nasiksik? Ganito lang, class. You can use the wire whisk to loosen up the flour. Alright? Oh, so, na-loosen na siya, class. Ayan. Ngayon, you just have to get. So, you can use this or you can use a spoon to fill up the measuring cup. Sorry class, biglaan lang tong pagbe-bake namin. Naisipan ko lang mag-video para may ma-present sa inyo. Alright. So kung mapapansin nyo class, gagamit ako ng 2 bowl or any plate will do para lang ano, well-measured yung gagawin natin. Okay? So class, ang ginagamit ko ngayon tong mixing bowl na to, inaano ko lang siya para masalo yung mga debris, yung mga sobrang or mga excess na ingredients. So, ganyan lang class. Okay? Ganyan lang pag-measure. Ne? Ile-level mo lang using a leveler or anything na flat. Okay? Ile-level mo lang siya. Ganyan. Okay? Ayan. So, pantay. And then, put it in the mixing bowl. So, we need 2 cups. So, kailangan natin ng 2. Yung iba class na sobra, you can try to use it naman. Okay lang naman, malinis naman. Anyways, babalik ko rin naman yan sa container nila mamaya. I just want to show the right way on how to measure. Class, reminder, wag nyong itataktak. Ano ba yung tataktak yung gaganyanin? Wag nyong gagawin yan. Wag nyong gagawin yung ganyan. Do not do that. Kasi nangyari, nasisiksik yung flour. Hindi mo na makukuha yung accurate measurement. So, ibabalik natin siya. Yan, you have to fill in all the
areas. Ayan. Okay na. Ilagay mo sa mixing bowl. And then, syempre mga sobar, ibabalik natin, sayang. Hindi tayo rich. And don't forget, I almost forgot class to say, to tell you na kailangan nyo pa rin ng plastic. Para sa main plastic. Mahulog yung plastic. Alright. Ayun. So, kailangan natin inisin. Para sa main plastic class, kung sakali may mga kalat kayo, you can actually, ano, you can place all your, ano, mga kalat sa plastic ninyo. Observe 5S. Diba? So, next time, i-discuss ko ano yung 5S. What's next? We need, so kung nag-start tayo sa mga dry ingredients, tapusin muna natin lahat ng mga dry ingredients. So we will be needing 1 1/4, bali 2 1/2 of baking powder, teaspoon of baking powder. Pasensya sa ingay, class. Just 1 teaspoon. Here's 1 teaspoon. And 1/2 this bowl. Baking powder. That's the baking powder na. So class, I suggest, kung bago yung ilagay itong mga to, you have to make sure na ano, na isisip nyo na siya. Alright? Kasi nang lasa pagka ano. Alright, so gagamitin natin yung leveler. Ayan. So this is 1/2 teaspoon. Kailangan na lang natin ng 2 teaspoon. So 1. So this is baking powder, class. Last, we're sifting dry ingredients and dry ingredients to make sure na mga walang lumps. Okay? Mamaya shift natin ulit yan. Ayan o, yung mga lumps na yan, kailangan madurog yan together with the ingredients. Next one is, we need 1/2 teaspoon of salt. So I'm using iodized salt. Ako, class, since I've been, you know, baking for a while na, matagal-tagal rin na nagbe-bake since college pa ako. So minsan may mga dinadaya ako sa ingay. Hindi ako ganoon kabukish, all right? Based on my experience, I'm applying these experiences kasi nga minsan may mga natututo na ako sa paggamit ng mga ingredients. So katulad ni iodized salt, hindi ko siya ganoon talaga pinapakarami kasi masyadong maalat si iodized salt. Compare kay rock salt. So, ayan. Hindi siya ganun pinupuno talaga. Nasa inyo yan. Anyways, kung starter pa lang kayo, I suggest you have to follow the recipe. Alright? Isisip natin ulit yan, class. Don't worry. Ano pa? So, we will be needing... Alright, so yun lang yung mga ano natin. Dry ingredients. Salt, baking powder... 2 cups of APF or cake flour. When you say APF, class, all-purpose flour yun, ha? Iba yung cake flour sa APF. But I'm using cake flour kasi. Alright, so pasok na tayo, okay? So okay na siya. Sip na lang natin ulit. I'll be using this. Isin nyo muna pala. Class, ang ginagawa ko sa class, inuuna ko muna siyang i-ano. Ano ba yung una nating dapat gawin? Mag-measure ba tayo or mag-sift muna? Ano sa tingin niyo ang dapat ginagawa? Of course, we have to
sift first before we measure. Ako class kasi, dahil na experience ko na, I'm just doing my way of ano, measuring, my way of baking. Pero yung process talaga, you have to sift everything first before you measure. You have to take down notes on that, alright? Inuna ko lang talaga yung pag-measure. Pero normally, kasi ang purpose ko din class, kasi isi-sift ko rin sila all together. Ano yung purpose ng pag-sift ko sana all together? Para ma-assure ko na well-distributed yung mga ingredients. Yun ang ginagawa ko. Para lang hindi madoble. You can try that, but you have to make sure you be more accurate when it comes to measuring. Alright? Mansin nyo naman class, yung iba, sinift ko sila bago ko sila nilagay sa flour. Diba? Yung katulad ni baking soda. Kasi iniiwasan ko yung mga lumps. I'm just going to sift this all together. Well, kung hindi siya mag-work dito, di dito. Yan, ganyan tayo mag-sift class. Importante nagsisift tayo ng ano para mag-separate yung large lumps sa mga powder. Alright? Ayan, nakikita yung mga lumps. Yan yung mga ina-avoid natin. Ayan, yung mga lumps. So, you can use this. So, yung mga sobra kanina. Alright, so remember class, it is very important to have with you your rubber scraper. So, goma po yan. Merong dalawang klase ng scraper. Yung scraper na plastic lang, tsaka yung goma. Alright, so malaking tulong yan sa inyo pag gumaan ng butter or batter. Now, let's mix it again. Next one, we're going to add, well, I have prepared here eggs. Ayan, no? Ayan na. So, tandaan nyo, class, if we are going to, place or combine liquid ingredients and dry ingredients, you have to make a well. Ano yung well? Ito yun, no? Ayan. So, lagay natin yung 2 eggs. Tapos, we will be needing 1/4 cup of oil. Bali, 1/2 cup yan siya kasi doubling class. Pag nag-measure tayo ng liquid ingredients, paano ba? Hinahawakan ba siya ng ganyan? Pag nag-measure tayo, ganyan ba dapat? No. It should be placed in a well-leveled table. Alright? So, ganyan tayo nag-measure ng liquid ingredients class. So, I'm using vegetable oil. Yan. Hanggang sa makuha nyo yung pinaka-top niya. Ganyan nag-measure ng liquid ingredients. Dapat well-leveled ang ating table. Okay? Okay. The next one is condensed milk. Nasa si condensed? Ay, ito. Ayan, class. Ube. Ube cupcake ang ating gagawin. Ay, wait lang, ha?